Eh ngayon, kung hindi nyo titignan yan, ay baka ho wala na hong matira sa inyo. At wala na hong maniwala pa sa kahit kanino mang Marcos. Hindi, sinasabi ko lang. Nagkukwento lang ako ng aking mga ginawa sa buhay. Na parang noong panahon noon, ang daling ipagtanggol ng apelidong Marcos. Ngayon, parang nahihirapan ako ipagtanggol eh. Pero Mr. President, hindi ho kami nagwi-withdraw ng support. Ang buong FLM family, including yung mga organization na affiliate po sa akin, ay buo pa rin ang tiwala sa inyo. Yun nga lang ho, sana bago kayo mag-deliver ng salita sa tao, tignan nyo hong mabuti yung ni-report sa inyo at sa totoong kaganapan. Humanap ho kayo ng another second opinion na tama ba tong nire-report nila sa iyo. Kasi ho, mali eh. Mali po eh. Kasi ho, naniniwala po ako na yung mga member ho ni Kibuloy, yung mga member ho ng KOJC, ay wala naman hong kinalaman yun doon sa kanilang propeta. Kung sa tingin ninyong lahat, false prophet si Kibuloy, sabihin na natin, yes, totoo, yung bang kanyang mga taga-suporta ay false na tao rin. Hindi ho, Pilipino rin ho sila. Dapat we treat them with dignity. We treat them with dignity. Kung yun nga hong criminal, tinitreat natin may dignity, ano pa kaya ho yung taong simbahan? Ay, yung statement nga, pag lagi ako nang pinanonood ko dahil nandito lang ako nakahiga ng dalawang araw. Abay, wala daw baril, kahit isang pulis, kahit isang baril, wala. Ay, Diyos ko po. Kagalang-galang na Pangulo, lahat ng pulis na pumasok, lahat sila, yung 2,000 may baril. Kulang na lang, may dalang basuka. Meron pang pulis, inisprayan ng pepper spray yung babae. Hindi ko wini-withdraw yung pagtatanggal ko sa inyo. Ginawa ko na yan sa napakahabang panahon. Because they asked me to do so. Kaya lang, nahihirapan lang ho ako ipagtanggol kayo ngayon. Eh, yung bumabati ko sa inyo, gusto ko maupakan ng upakan, hindi ko magawa eh. Clifford Anyon, FLM Guardian. Oh, ito ho, kagalang-galang na panong Pangulo. Itong mga nagko-comment na to. Itong libo-libong nanonood sa akin, eh, puro supporter ko po ito eh. Ang dami pa akong naglalabas ang video ngayon. Biruin nyo, ako ay napagod. Bakit to? Bakit to sinasabing ako ay napagod? 17 taon ho ako nag-humanitarian. Hindi ho biro yan. Kulang-kulang 2 dekada. Buong Pilipinas ho, nilibot ko na. Namimigay ng wheelchair, ng libre salamin para makakita yung bulag. Alam nyo yun? Dala-dala ko yung apelido nyo. Hindi ho ako naging maramot. Ultimo si Senator Aimee nung lumapit sa akin, hindi ko ho pinahiya. Kasi sabi ko, pag nandyan na kayo sa pwesto, masasabi ko na the country of greatness. Di ho ba? Eh buti pa.
Nung na, tapos nung nakulong ako, parang napakasama ako eh. Di ba? Eh, buti pa nga ako eh. Yung mga Duterte, dinalaw ako sa kulungan eh. Nag-alala sa akin. Pero ganun pa man. Hindi ho kami nagsisisi. Kaya lang, kami ho, ang buong FLM family, ay umaasa na sana makarating sa ito sinasabi ko. Isa lang naman ho yung kahilingan namin na baka pwedeng yung nire-report sa inyo ng inyong mga kapulisan o kung sino man yan nagpaparating ng report sa inyo, ay tignan nyo hong mabuti, baka hindi ho tama. Bago nyo i-deliver sa taong bayan yung salita, kasi ho, mali. Nahihirapan ko kami talaga. Ang hirap po ipagtanggol. Gusto namin makipag-upakan dyan sa mga basher nyo eh. Hindi namin magawa eh. Bakit to? Kasi hindi naman kami vlogger na troll. Ahoy, nagbablog kasama ng aking pamilya, ng FLM family sa buong mundo. Hindi ho namin kailangan ng viewers na kung sino-sino. Ito lang ho, kami-kami. Abi, tignan nyo naman yung dami namin. Lahat ho yan, sumuporta sa inyo. At ngayon, tinatanong nila ako, ano ba, ano nangyayari? Eh, hindi ko alam ang isasagot ko. Sinabi ko, baka hindi alam ng Pangulo yan. Baka mamaya ang Pangulo ay kung ano lang yung report sa kanya, yun lang ang nasasabi niya. Diba? Oh. Sabi ni Jow Extreme, ni Julius, panira si Toreteng Diwata. grabe ka naman Julius. General yun. Toreteng Diwata. Ito na mga ka-FLM, comment reaction tayo dito sa mensahe, sa opinion ni Idol Francis Leo Marcos. Dahil sa sinabi ni PBBM patungkol dyan sa QOGC na nangyayari, na sinabi niyang wala umanong baril, hindi umano sila gumamit ng tear gas doon sa pag-raid kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero nakikita sa video na full battle gear ang mga kasundaluhan, at ayon kay Idol Francis Leo Marcos ay baka wala nang maniniwala kahit kaninong Marcos dahil sa ginawa nito, dahil sa mensahe ni PBBM. Ayon, comment reaction tayo dito, and don't forget to subscribe, like, and share. Mr. President, tingnan nyo kung mabuti yung mga reports sa inyo. Yun lang ho. Masasabi ko sa inyo. Ayoko na hong i-elaborate dito lahat. Yan ay open na panawagan lang sa inyo, Ginoong Pangulo, na sana huwag nating biguin yung taong bayan na nagmahal sa inyo at naniwala sa inyo.
Emerson 27. Jow Extreme Machine, Live Valencia, Kuya, Kuya Ray TV, Diwatang Police, Noel Olaer, Maria Elena Evangelista, Kuya Waray Vlog, Venus Benavista. Eh ngayon, kung hindi nyo titignan yan, ay baka ho wala na hong matira sa inyo. At wala na hong maniwala pa sa kahit kanino mang Marcos. Sabi ni Gumamela, hello baby love, kung gusto mo na pulbur si Raul. Ikaw talaga Gumamela. Husky Palseto, hindi ka man lang dinalaw ng mga Marcos, buti pa Duterte. Ah, oh, shout out kay Ma'am Ganda. Oh, masyadong nag-alala sa akin yan. Oh. Okay, Ma'am Ganda. Shout out. Mary Grace Gilla. Grace Gilla, FFCI Bataan, chapter. Oh, yan pa, may FFCI pa pala. Oh, yung mga ano yan eh, yung grupo ng mga OFW yan na... Nagsama-sama, binuo nila yan as a Filipino Family Club in support to me. Jonathan Unabia, shout out. Jans Recipe. Paris Washington, Kristan. Pag hindi mo sila pinagtanggol, lagot ka kay Palaka. Sino yung Palaka? Jobilin Kurameng, shout out. Mila Balubal, ayan, yan yung mga supporter natin eh. Arnold Valdez, Eva Pawig, Medusa. Lando, shout out. May Tatay TV ng Kainta Rizal. Ay, ito pa. Hindi pa rin ako nagsawang tumulong kahit nakakulong na ako. Diba? Bumaha sa Cagayan. Ako na yung doon na naman yung unang dumating doon. Si Francis Leo Marcos na naman. Nagkasunog sa Alabang. Kahit nasa kulungan ako, ako na naman yung unang dumating doon. Bumaha sa Montalban Rizal. Ako na naman yung unang dumating doon. Biruin niyo po yung isinakripisyo ko yung aking buhay. Ultimo, sarili kong pamilya. Nawala sa akin. Asawa ko, nawala sa akin. Okay lang. Kasi sabi ko, pag naging presidente ang isang Marcos, makakamit na natin yung country of greatness. Eh, ba't mukhang mas maraming nahihirapan yata ngayon? Mr. President, hindi kaya binubulag ka ng mga taong nakapalibot sa'yo? Alam natin yan, hindi overnight. Kaya nga hanggang ngayon, umaasa pa rin kami.